Hi guys! Welcome back to my channel. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na! So for today's video ay magluluto tayo ng Bicol Express. So tara, luto na tayo! At ito ang mga ingredients na kakailanganin natin. Meron tayong bawang, sibuyas, siling panigang, siling pula, kamatis, sitaw, piniritong talong, nilagaan na baboy, yung pinagpakuluan ng baboy. Siyempre, meron tayong gata at bagoong. Siyempre, panimpla natin paminta. Okay, tara! Luto na po tayo! Start na tayo magluto ng ating Bicol Express. Mag-isa muna tayo. Okay, first time, second time. Okay, next natin yung onion. Yes, onion. Yan, kung mapapansin nyo, nag-brown yung ating kawali. Kasi po, ito yung pinagtutusan natin ng talong bis. Char, talong bis. Okay, next na po natin ang ating kamatay. Kamati. Okay, next na po natin yung ating siling green. Yung siling pula mamaya na pagpiling pulo. Okay. Next na po natin yung ating sitaw. Parang nagigisa na po yung sitaw natin. Okay, next na po natin ang ating mga boy ba. Ayan, yeah. Sarap! Para lang tayong sa una nagigisa po ng bagoong. Parang gumagawa ng binagoong ng baboy. Ganun. Tapos lalagyan lang siya ng gata. Ganun yung way ko kung paano ako magluto ko. Okay, so may iba-ibang way. Lagi kong sinasabi, disclaimer, hindi po ako magaling magluto. Sakto lang po. Basta nalalasahan ko yung gusto kong ulam. Pwede na sa akin yan. So next natin ilalagay yung ating na pong bagoong. Dahan-dahan lang sa paglalagay ng bagoong para hindi naman siya sumabaan. Yan. Kalmahan nyo lang paglalagay. Okay, kalahati lang muna nung 20 pesos na bagoong. Yung mga baboy natin malambot na yan, kaya hindi na kailangan sobrang lutuin. Kaya mabilisan na lang ito. Yun yung maganda pagka pinapalambot mo na yung mga karni mo. Diba? Para pagka kumuluto, isang kulo, dalawang kulo, basta natapos mo yung templahan, okay na. Diba? Okay, halo na natin siya. Bango. Bango-bango yarn. Kapit ng kulay, oh, pagka nasasama ng green. Nice. Combination of colors. Color. Yung nabiling bagong ng aking asawa ay medyo ma-pink. Hindi yung isa na gusto ko yung ma-brown. Ouch! Sakit ang likod. Ay! Nakikita ang kulay niya, pink. So yan guys, hintayin lang po muna natin na medyo maluto po yung ating bagong. Then proceed na tayo sa ating next step. Ayan, pwede na natin ilagay ang ating nagpakuluhan. Dadagdag pa tayo ng sabaw mamaya. Ayan tayong konting tubig. Ayan. Tapos lagay na rin natin yung ating gata. Lagay na natin siya. Sarap. Sarap-sarap. Diba ang pink ng sauce, no? Kasi pink yung bagoong. Oh my gosh, mga aso ko, nagtatahulan na naman. Lagyan na rin natin siya ng paminta. Paminta is my favorite. Hindi pala favorite. Okay, pakuluan muna natin yan guys. And mag-add na tayo ng sili. Super creamy, ayan na. Sarap. Mm.
Ayan, lagay natin yung mga ilang piraso po ng ating talong para mamaya may pang toppings tayo. Tapos lagay natin itong buong sili. Tapos, tikiman time. Ayan. Siyempre, titikman natin kung masarap yung luto or baka may kulang na naman. Diba? Or baka maalat yung bagoong. Pwede tayo mag-add ng tubig. Diba? Or baka kulang sa bagoong. Pwede tayo magdagdag ng bagoong. Okay? Ayan. Tikim is the key para po malaman mo kung masarap pong ipapakain mo sa kapwa. Tikim. Okay, 1, 2, 3. Tama na to sa kanin, sarap. Siguro maglagay tayo ng konting asukal. Guys, dagdag akong konting tubig. Kasi nga, mahilig kami sa sarsa. Tapos, konti na. Kasi konti lang ng asukal. Ayan, and ang ating umami. Oops, okay na. Halo-halo at pakuluan pa natin siya ulit. Ganyan masarap ng sabaw. Diba? Sinong nakaka-relate yan mahilig sa sarsa? Sinasabaw talaga sa kanin. Ayan, pakuluan ulit natin, then we're done. Okay, balikan natin siya after another 5 minutes. Ating finished product, ang ating Bicol Express. Thank you for watching. Bye guys!